Amin mga boss, welcome naman po sa panibagong video. Welcome po kayo dito sa aking mumunting shop na medyo makalat mga boss, pero may paunti-unti ng laman. For today's content mga boss, is pag-uusapan po natin yung trail bike mga boss, yung bali yung panlaro kong motor o pangkarira kong motor, bali project bike ko. Good news mga boss, dahil dumating na po yung mga PISA, yan, mga pitch bike product ko mga boss. Yan. Bali ito po yung parts po ng head na in-order ko. Bali kulang pa ito mga boss. Marami pang kulang. Pero at least, paunti-unti na nating na-order yung mga parts mga boss na kailangan po para sa head mga boss. So, at saka na-order ko na rin yung ito. Pangtanggal po ng valve guide po ng Xrim 125. Bali ito po is pang TMX. Saka ito is pang Xrim 125. Bali, natanggal ko na mga boss yung valve guide. Ito po. Ito na pong valve guide. Yan. Bali, bago natin simulan mga boss, kung bago ka palang napadpad sa channel ko, iwan mo nang kalimutan mag-subscribe. Then, pakihit na lang yung notification bell. Ito po. Para mas updated pa kayo sa mga video yung ipapalabas ko. So, wag na po natin patatagalin pa. Siyempre, sisimulan na po natin. Bali, may good news tayo mga boss, tsaka may bad news. Bali, unahin natin yung good news. Ang good news mga boss, is tumating na yung mga parts. Tsaka yung chassis ko mga boss na pang Wave and Dubai. Bali, nag-swap po kami ni B-Boy po ng Dunya Carmen mga boss. Bali, hinatid niya kahapon. Tsaka nag-swap kami dun sa Xrim ko na chassis. Bali, ang good news mga boss, is ito po. Pero ang bad news, bali, yung in-order ko is 21-24, pero yung pinadala ng supplier is 24-28. Bali, mali po yung napadala niya. Saka ipapadala ko to sa kanya para mapadala niya rin yung 21-24 na valve. Bali, ito lang yung bad news mga boss. Mali po yung pinadala ng seller. So, ba't po ba tayo magpapalit ng valve guide mga boss? Ito. Bali, yung kagandahan mo na mga boss, kapag ka nagpalit ka ng pitch bike product po na valve guide, ito po. Ang kagandahan po nito mga boss is hindi mo na kailangan pang mag-modify po doon sa retainer tsaka sa valve block para mahabol lang yung left po ng cam. Ang kagandahan po mga boss, kung ikukumpara natin sa stock po na valve guide, yan po. Yan. Yan po mga boy. So, itong sa pitch bike product na valve guide mga boss is, kapag kinabit mo to is parang nakalubog na rin yung valve guide. Yan mga boss. Oh. Sinukat ko, halos purimim po yung ilulubog niya mga boss. So, hindi mo na kailangan pang mag-modify po ng retainer at saka ng lock para mahabol lang yung left po ng cam. Bali, which is yung cam na kakabit natin is 6.8. Ito po. So, okay ito mga boss. Bali, ito po yung may re-recommend ko kapag ka nagpalit po kayo ng high lift po na cam, mas maganda po kapag nagpalit na rin po kayo ng valve guide para safety po yung retainer. Baka kakalas po kasi yung retainer dahil sobrang nipis na po yung valve block tsaka ng retainer. So ito pa mga boss, valve spring. Ba't po ba tayo magpapalit ng valve spring? Siyempre mga boss, para maiwasan natin yung valve float. Ang valve float mga boss is doon na po yun lalabas kapag ka sa high RPM na. Siyempre kapag ka gumamit ka ng stock valve, baka mag valve float, baka untog doon sa piston mga boss. Yun po yung kadalasang issue mga boss ng sabog. Yung sabog ng makina. Bubutasin po yung piston mga boss kapag nag-valve float. Or mayroon namang iba, mas mataas pa yung, mas malalim yung packet. Kahit na mag-valve float is okay lang. Pero pangit sa makina. So dito naman po tayo sa adjustable timing gear. Ito po. Ito pong adjustable timing gear mga boss is, ang purpose po nito is para ma-adjust mo yung timing, either advance ba yung timing mo or late.
yung sakam. Magagamit mo naman to kapag ka mayroon kang degree wheel at saka nung dial gauge. Magagamit mo to mga boss, pero kapag wala kang dial gauge saka nung degree wheel, is pwede naman to, pero yun nga, hula-hula na lang. So okay na to mga boss, pero yung iba sabi nila is para makalighten, pero parang yun nga, parang lighting nga. Dahil may mga butas-butas po sa timing gear. Saka syempre, ito is parang alloy. Itong nasa gitna. Yan. So, dito naman po tayo sa maling order ko. Ito, maling order to. Babalik ko po ito mga boss. Syempre, kagandahan ito mga boss. Kapag ka nagpalit ka ng sample na lang to. Kapag ka nagpalit ka ng bulb po ng Xarim 125, pinapagandahan niya lang po yung quality ng bulb. Mas pinatibay po ito mga boss, dahil yun nga, race product. Pang race po ito. Saka parang lighting na rin ito, hindi ko pa natimbang. So susunod, titimbangin ko. Pero yung 21-24 na mga boss, bali, pitch bike product po lahat nung ikakabit ko. Bali, dun lang sa carb, saka sa ignition coil, baka mag-iba ako ng brand. Bali, yung carb na i-order ko is Kuso 30 mga boss, Kuso 30, Kuso Evo. So ito na po yung head mga boss. Yan. Natanggal ko na yung bulb guide. Saka lilinisin ko pa to ulit yung yan. Yung may nakalutang dito mga boss, yan. Babawasan ko pa to konti para mas maganda yung port niya. So okay na po mga boss. Bali, natanggal ko na yon. Madali lang pala tanggalin yung bulb guide. Saka yung chassis mga boss, yung sinabi nilang mas maganda yung chassis ng Xarim 12 ay ng Wave 125 dahil magaan. Hindi po yan sa chassis mga boss. Nasa mekaniko yan. Dahil marami namang Xarim 125 yung chassis, pero ang tutulin manakbo ng motor, kagaya kay Mark Realiza mga boss ng Tokag. Ang trail bike nila is yung number 1 nung una pa. Xarim 125 yung chassis nila mga boss, pero ang tulin po ng takbo ng motor. Tsaka kay Unyok Puro sa Ken Racing, ang tulin din nung una pa yung gamit nilang chassis is Xarim 125 din. Hindi naman yan sa chassis, kahit po naka subframe ka nung nasa open chassis. Hindi pa siyan yung chassis mga boss. Nasa mekaniko yan, tsaka sa makina. So, update ko na lang kayo sa susunod mga boss. Kapag ka dumating na yung in-order kong cam, tsaka cam bearing, yun pa lang po yung in-order ko, yung kulang mga boss. Para matry natin yung tawag nito. Matry natin yung lift ng cam. Kung matatamaan ba yung bulb seal. Kung legit ba talaga yung product mo ng pitch bike, kung hindi ba talaga matatamaan. So update ko na lang po kayo mga boss. Bali, lilinisin ko pa yung chassis mga boss, bali i-drill ko, pero hindi ko bubutasan dahil nga trail bike yung sasali nating category. Tsaka dun sa tipos niya, bali puputulan natin para mas bumaba pa yung manibela, para mas komportable yung rider natin. Bali, shout out pala sa rider ko kay Tisoy. Kapatid po ng kumpare ko ni Rodmark. Shout out sa iyo, Jackie. One eternity later. Bali, ito po yung chassis mga boss na ipinadala ni Biboy mga boss ng Doña Carmen. Saka may kasama na pong U-box saka tangke. Bali, mula po to sa pang motocross na motor mga boss. Nag-swap po kami dun sa Xarim 125. Dahil nga po is pangit po daw yung pang-wave na chassis sa motocross. So ayan mga boss, bali i-drill ko yan. Tsaka puputulan ko yun. Yan mga boss, yung tipos. Ayan sa lalagyan po ng tipos. O lalagyan ng bearing. So update ko na lang po kayo sa susunod mga boss. Kapag nagawa ko na po itong chassis tsaka yung makina.
So hanggang dito lang po yung video ko mga boss. Bali, shoutout muna tayo mga boss. Shoutout muna kay EG Mix Vlog. Boss, shoutout sa'yo boss. Kay G Mark Padilla. Boss, shoutout sa'yo boss. Kay Junmar Gonzales. Shoutout sa'yo boss. Tsaka kay Jardine Moto Vlog. Shoutout sa'yo boss. Kay Jan Ibay po ng Jan Lloyd Ibay ng San Vicente. Boss, shoutout sa'yo boss. Pasyal ka naman. Pasyal ka naman dito sa shop ko. Tsaka kay Din Palti. Patli. Shoutout din sa'yo boss. Shoutout next vlog kayo. Ay, tsaka shoutout na rin kay Jurintik Motorworks. Boss, shoutout sa inyo, boss. So, yun lang po. Hanggang dito lang po yung video ko. Bali, sa susunod na lang po, i-update ko rin kayo kapag nabuo na rin yung makina at saka hanggang sa makatakbo. So, hanggang dito lang. Salamat po sa panonood. God bless at saka ride safe sa lahat ng mga riders. Peace.